Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time? Halina, tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Alam niyo ba kung anong araw na bukas? Tama! November 1 na! At maaari ang ilan sa atin ay magtutungo sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay upang sila ay dalawin. Ngunit dahil tayo ay nasa pandemyang ito, mas makakabuti na kung tayo ay manatili na lamang sa ating mga bahay upang makaiwas sa lumalaganap na sakit ngayon. Dahil panahon na naman ng undas, syempre hindi papahuli ang ating programa sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kwentong katatakutan ang ating tutuklasin. Tutuklasin natin ang mga kakaibang trivia na talaga namang mapapaisip ka. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagtutuklas. Tuklasin natin! Alam nyo ba that the average person walks fast at least 16 murders in their lifetime? Ayon sa pag-aaral, 10 new people per day times 365 days per year times 71 years of living equals 260,000 separate individuals ang mabilis na naglalakad sa araw-araw. At nasa 260,000 people in a lifetime times 6 murders per 100,000 people is equal to 15.6 or 16,000 mga ito ay ang mga murderer. Alam niyo ba that there are little bugs that live on your face and eat the dead skin out of it? Tinatawag itong Demodex mites. And the older you are, the more they're in your faucets. Kumakalat ito sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Pero wala pa naman na itala na nagdudulot ang mga Demodex mite na ito na malubhang sakit sa isang tao. At alam nyo ba, in rare instances, dead women can give birth? Yes, tinatawag ito na coven birth at nangyayari ito kapag ang isang namatay na buntis ay nagre-release ng gas habang nagde-decompose ang kanyang katawan at unting-unting inilalabas ng kanyang katawan ang dead fetus. And this can happen within 48 to 72 hours of the mom's death. At alam nyo ba, over 1,600 people have gone missing in United States national parks and never to be seen again? Yes, unfortunately sa Amerika, ang mga taong ito ay nananatiling nawawala or missing hanggang sa panahon natin ngayon because tracking them is insanely difficult at kahit dito sa ating bansa ay marami ding mga cases ng mga nawawalang tao at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. And alam nyo ba, there is a parasite that destroys the tongue of the fish and then replaces the tongue with its own body? Essentially, it transforms itself into a living, parasitic, but fully functioning and otherwise harmless tongue. Tinatawag naman itong Cymatoa exiguo. At alam nyo ba, the last person on Earth to have lived in the 19th century was Emma Morano? Siya ay ipinanganak noong November 29, 1899, at namatay na lamang siya noong April 15, 2017. And she was verified as the oldest Italian person to ever live. Alam niyo ba? In 1588, there was a dancing plague where about 400 people began to involuntarily dance for days on end. Pinapaniwalaan ng mga physicians noon na ang mga taong ito ay meron lamang lagnat dahilan upang sila ay maghallucinate at magsayaw ng magsayaw. But some people died of a heart attack, exhaustion, and even strokes dahil sa kanilang walang tigil na pagsasayaw. Did you know that there is a parasite in cat poop that can literally control rat's mind that should they eat it? It is called Toxoplasma gondii.
Binabago nito ang brain function ng isang daga para sila ay malunod sa smell ng cat urine, at ito rin ang naging dahilan upang mabilis silang mahuli ng mga pusa at sa huli ay maging dahilan ng kanilang kamatayan. Alam nyo ba, serial killer Dennis Rader would sometimes spend time in his victims' houses, hiding in their closets until they were at their most vulnerable. Nakilala siya noong year 70s hanggang 90s at tinatawag siyang BTK killer. BTK stands for bind, torture, and kill. Pinapatay niya ang buong pamilya ng kanyang biktima at ninanakaw ang mahahalagang kagamitan and steal things from their homes from the 70s to the 90s. Alam niyo ba that there's zombie fungus that basically enslaves ants for its own benefit until it kills them? Ito naman ay tinatawag na Desmidiospora myrmecophila. Isa itong parasitic fungus that causes infected insects to behave strangely. Alam niyo ba that you are more likely to be killed by a cow than by a shark? Yes, at ayon sa pag-aaral, mas marami ang namamatay dahil sa mga baka kaysa sa mga patid. Cows can stomp on you while you were just skipping through a field and kill you. At nangyayari po talaga ito. At alam niyo rin ba, a jellyfish mouth is also its anus? Ang mga anemone and sea sponges ay meron lamang single hole para kumain at maglabas ng kanilang mga dugo. And did you know that some tumors can grow teeth and be filled with hair or develop organs of their own? Ayon nga sa ilang kaso ng mga tumor patient, ang ilan sa mga taong ito ay napag-alamang may mga tumubong ngipin o kaya naman may mga buhok. At alam nyo ba that your brain can play tricks on you to make you see monster in the mirror? This is called Troxler effect. The Troxler effect is an optical illusion kung saan nakaka-epekto sa kung ano ang ating nakikita, both visually and mentally. Inaakala ng ating isip na ibang nilalang ang ating nakikita sa salamin, pero ang totoo, sarili mismo natin ang ating nakikita. At alam nyo ba, mga ka-life, that every time you swim in the ocean, you're basically bathing in a graveyard? Yes! And hundreds of thousands of people have been lost or purposely buried at sea. At hanggang ngayon ay nasa dagat pa rin ang kanilang mga labi. O diba? Napaisip tayo sa mga trivias natin ngayong araw. Ilan pa lamang po yan at itutuloy natin yan mamaya sa pagbabalik dito lamang sa programa Tuklasin Natin. Ano ang social distancing? Ito ay paglayo sa ibang tao na may layong 3 feet o 1 metro para maiwasan ang pagkahawa sa isang kumakalat na virus o sakit. Ang impormasyon na yan ay hatid sa inyo ng Tuklasin Natin. Alamin ang ibig sabihin ng rainfall intensity. Ayon sa ulat panahon, light rain, ito ay ambon o mahinang ulan. Moderate rain, ito ay katamtamang lakas ng ulan. Heavy rain, medyo malakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. May yellow warning na mula sa PAGASA upang i-monitor ang posibleng pagtaas ng tubig. Intense rain o matinding ulan. May orange warning galing sa PAGASA upang maging alerto kung kailangang lumikas sa pagtaas ng baha. Torrential rain. Matinding buhos ng ulan at zero visibility ang hatid nito. May red warning na galing sa PAGASA upang lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyon dulot ng Leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha,
na kontaminado ng ihi ng daga. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas nito ay pangangalay ng katawan, abnormal na pagdumi, paninilaw ng mga mata at balat, mataas na lagnat. Kapag lumala ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa bato, sakit sa atay, meningitis o pagkawala ng buhay. Kapag nakakita ng ganitong mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng sapat na lunas para makaiwas sa leptospirosis, takpan ang mga pagkain, iwasan ang paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran, kontrolin o patayin ang mga peste gaya ng daga, at palaging maghugas ng kamay at paa. Isang paalala mula. Narito ang mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang dengue sa inyong lugar o tahanan. Ang mga bagay na maaaring mag-imbak ng tubig gaya ng plastic containers, drums, gulong, ay kinakailangang maayos na maalis ang tubig nito sa loob at matakpan. Ang mga pet and animal watering containers ay kinakailangang linisin kada linggo. Panatilihing nakasara ang inayos at malinis ang kapaligiran, lalo na ang mga daanan ng tubig na maaaring bahaya ng lamok. Gumamit ng mga mosquito repellent sa inyong bahay. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Dahil sa pagkalat ng nakahahawang sakit na COVID-19, mahalaga na ating maingatan ang kalusugan ng ating pamilya. Kaya narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ugaliing maghugas lagi ng mga kamay. Lumayo sa ibang tao at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe mula sa mga bansa na may kaso ng ganitong sakit. Kalusugan ng pamilya ay mahalaga. Isang paalala mula sa Life at Home. Agrikultura, pangunahing kinabubuhay ng marami sa ating mga kababayan. At ito ay dahil ang ating bansa ay sagana sa yamang lupa. Kaya naman patuloy ang pagtuklas ng mga makabagong paraan upang pagyamanin ang industriyang ito. Halina't ating alamin at siyasatin ang mga napapanahong kaalaman sa Biyaheng Bukid. Dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. Calling all you music lovers! And those who want to simply sing their hearts out to the Lord. This is the program that you've all been waiting for. 1 hour of contemporary, inspirational, and Christian songs that will uplift your spirit. And we will be giving you more than just music. So watch out and join us as we express our faith to God through song. Hi, I'm Brother Jumbo. And I am Sister Rachel. And this is Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, V, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U, T,
V, Y, W, X, Y, Z. T! V! T! V! U, V! V! Z, Y, X, W. Wait lang. Wait. U. Mahirap, di ba? Manood ng Tuklasin Natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Lunes hanggang Sabado, alas 9:30 ng umaga. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Pabigat lang kayo sa buhay ko! Malas kayo! Total, malas lang naman kami sa buhay mo! Masabuti pang maghiwalay na lang tayo! Hoy, hindi pa tayo tapos! Tapos na ako sa'yo! Sa kapila ng mga pagtitiis, ay may kaginhawahan. Mas maayos ang buhay namin ngayon kaysa noon. Dahil sa aming pananampalataya. Tingnan mo, kumalat na siya hanggang sa ulo ko. Ang sakit-sakit na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Sa kabila ng mga hapis, ay may kagalakan. Kung titignan ko nga po yung sarili ko ngayon, walang dahilan para hindi ka magpasalamat at maglingkod sa Panginoon. Sa mga unang pinapangasiwaan o sinasamahan po mga sambahan, ay mayroon akong hinahanap-hanap na iba, yung kauhawan sa presensya ng Panginoon. Sa kabila ng mga suliranin, ay may kalutasan. At totoong-totoo talaga ang katuruan at ang pamamaraan ng pagtuturo, pangangasiwa sa gawain ng Panginoon. Pag gusto mong tumira, sabihin mo lang sa amin. Sa kabila ng mga pagkakasala, ay may kaligtasan. Dati, ang bit-bit ko, bato ngayon. Bible na ang dala-dala ko, biyaya ng Panginoon. Dito sa Pentecostal Missionary Church of Christ, dito yung mga katotohanan ngayon na hindi natin pwedeng pasubalian. Hindi po kami mayaman, pero ngayon, mayaman po kami sa pananampalataya. Dahil sa kabila ng lahat, may plan ang Diyos. Dito lang sa Live TV. Your life, your TV. Balik ang programang Tuklasin Natin at sa pagpapatuloy ng ating pagtuklas sa araw na ito about sa mga creepy but interesting facts and trivias. Tuklasin Natin! Alam niyo ba, a human head remains conscious for around 20 seconds after being decapitated? And it's probably thinking, this is weird, pero totoo ito. Ayon sa pag-aaral, kung ang ulo man ng tao ay matanggal sa kanyang katawan, ay sinasabing aabuti ng 20 seconds bago ito tuluyang mawalan ng kuliran. Alam niyo ba, a body decomposes 4 times faster in water than on land? Ito ay depende sa temperature ng tubig at sapat para mabuhay ang mga bakterya. Mas mabilis ma-decompose ang katawan ng tao or kahit ng hayop kapag ito ay nasa tubig. And did you know, within 3 days of death, the enzymes from your digestive system begin to digest your body? Kapag nagsimula na mag-breakdown ang mga cells sa katawan ng isang taong pumanaw, ay magsisimula ng tunawin ng digestive enzymes at ng mga bakterya sa katawan ng mga inner organ ng tao? At alam nyo ba, about 153,000 people worldwide died every day? Pero mas doble naman ang ipinapanganak araw-araw kesa sa pumapanaw. Kaya nga mas mabilis lumaki ang populasyon ng mga tao. At alam nyo rin ba, when a person dies, their sense of hearing is the last to go?
Yes, at masasabing patay na ang isang tao kapag ang electrical impulse na nagpapagana ng kanyang heartbeat ay wala na. Pero ang pandinig ng tao ay tumatagal pa ng ilang segundo kahit siya ay hindi na humihinga. At alam niyo ba, you can't die of old age only from diseases brought on by age? Habang tumatagal ang edad ng isang tao, ay mas humihina ang kanyang katawan dahilan upang magkaroon siya ng iba't ibang sakit na pwedeng maging dahilan ng kanyang pagpanaw. Pero wala pa namang tao na mamatay dahil sa katandaan. At alam niyo ba, mga ka-life? In some cases, bodies develop a corpse wax that can preserve the remains for years. Kaya kung may mga nababalitaan po tayo o napapanood na mga labi ng isang pumanaw na hindi agad na decompose, yun ay dahil sa wax na nabubuo sa labi ng isang pumanaw. Alam niyo ba that forensic scientists can tell how long it has been dead by looking at the species of the insect on the body? Kaya kahit ilang libong taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang isang insekto, ay kayang malaman ito sa pamamagitan ng kanyang species. At alam niyo ba that the skin around the fingers and toenails dries and contracts after death, making it look as though they have grown? Hindi po ito totoong humahaba ang kuko ng isang pumanaw. Ito po ay dahil lang sa paglipis ng balat sa mga daliri dahilan upang mapagkamalan na ito ay humahaba. Tuklasin natin! Okay, at natapos naman po tayo sa ating pagtutuklas sa araw na ito at sana ay nakapigbigay dagdag kaalaman sa bawat isa sa atin ang mga tinuklas natin ngayon. Hanggang sa susunod na mga episode, ako po ang inyong nakasama, Ate Reg, at ito po ang